Maraming salamat sa inyong napakainit na pagsalubong dito sa amin ng Philippine Delegation sa inyo rito ngayon sa Zurich. Papasalamatan ko lang po ang ating kalihim ng Department of Finance, ang nagpakilala sa atin. Siya po ang namumuno ng ating economic team upang ibalik at patibayin ulit ang ating ekonomiya sa Pilipinas. Sa tulong ninyo, sa tulong ng lahat ng mga Pilipino. At siya po ay kaya naman po maganda ang ating nagiging performance sa kanilang ginagawang trabaho. Kaya papakilala ko po sa inyo lahat ng nandito kasama ko. Alam niyo po, isa na siguro ako na yung pinakamapalad na presidente na lalong-lalo na ako'y baguhan pa, ay nandyan lagi po na maaasahan kong makapagbigay ng gabay sa aming mga ginagawa na nagaling sa kanyang napakahabang karanasan sa pamahalaan, ang ating former president GMA. Andito rin po ang Speaker of the House. Siya ang Speaker ng House din ngayon, Speaker Martin Romualdez. Andito rin po ang ating kalihim ng Department of Transport, Secretary Jimmy Bautista. Siya po ang ginagawa ngayon niya, ay pinapaganda niya. Siguro naririnig naman ninyo yung mga problema, supply chain problems kung tawagin, sa buong mundo. Siya po, kasama ang Department of Transport upang makapagbigay ng mga solusyon at pagandahin ang ating supply chains na nga doon sa loob ng Pilipinas at kasama ng mga iba't ibang bansa, karating bansa ng Pilipinas. At nandito rin po, siguro ito yung magiging contact po ninyo. Siya po ang kalihim ng pinakabagong departamento sa pamahalaan. Siya po ay si Secretary Toots Oplep of Department of Migrant Workers. At nandito rin po ang ating isa pa sa ating economic team na siyang namumuno ng NEDA, yung National Economic Development Authority, na nagpaplano para sa ating ekonomiya, Secretary Arce Balisakan. Andiyan din po, kasama po rin natin ang ating senador. Kaya't marami akong backup, kaya't magandang marami kami nagagawa dahil nandito rin, Senator Mark Villar. At sa dulo, ay nandiyan po, yan po ang ating Special Assistant to the President. Ang si Secretary Anton Lagdameo. Pero kuminsan, ang pagpakilala sa kanya ay Mr. Don Sulweta. At ang ating Charge, maraming salamat sa iyong napakagandang pagsalita. Charge Josephine Reynante, the Permanent Representative to the UN, our Ambassador Evan Garcia, Ambassador Designate to Switzerland, Bernard D. At hindi ko kayang tapusin ito na hindi ako babati sa ating butihing First Lady, Luisa Marcos. Aba. Pero sino pa ba? Sino pa ba? Mayroon pa ba? Ayun, natapos na. Napakilala ko na lahat. Ayan po. Yan yung nandiyan na nagtatago. Yan po. Alam, kilala naman ninyo siya, si Sandro. Yung aming anak na bagong congressman doon sa amin sa Ilocos Norte. Sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kababayan, maraming salamat ulit
sa napakainit na pasalubong na ibinigay ninyo sa akin. Alam niyo po kung bakit namin ginagawa ito. Dahil kami, ang nung nakaraang halalan, nakaraang kampanya, ay kayo naman, kasama sa naging very active sa pagboboto, sa pagkampanya dito sa inyong lugar, at binigyan niyo naman kami ni Inday Sara ng napakalaking boto, kaya't kailangan ay kami ay nagpupunta rito po magpasalamat ulit. Ngayon, iniisip nga namin, paano tayo magpapasalamat? Nabigay na yung boto sa atin, mula noon, nasa ibang lugar sila. Sabi na, sige, ganitong gawin natin. Bigyan natin sila, no, matikman naman nila kung paano yung kampanya. Para, alam ko naman, nagla-livestream kayo, alam ko naman, tinitignan ninyo sa social media. Pero iba yun, nandito na live na may konting palabas. Kaya, ang nangyari sa mga OFW, yung mga pinupuntahan namin, nabaliktad. Nauna yung aleksyon bago yung kampanya. Kaya para buuhin ko yung pagkampanya, huwag niyo pong kalimutan iboto si Marcos at saka si Duterte. Maraming salamat po. Kami po ay galing sa Davos. May malaking taon. Meron diyang malaking konferensya. At nandyan yung mga malalaking korporasyon, yung mga boss nila. Meron kagaya ko na mga pangulo, mga prime minister, mga minister pumupunta rito upang pag-usapan ang ekonomiya. Ay tayo naman sa Pilipinas ay dahan-dahan nating binubuksan ang ating ekonomiya. Dahan-dahan tayo ay lumalahok muli sa tinatawag na global economy. Kaya't kailangan magpakilala tayo ulit. Ako pa naman, bagong halal, hindi pa ako kilala. Kailangan magpakilala at pakita natin sa ating mga potential investors, ika nga. At na kung maaari, tignan ninyo yung Pilipinas dahil binago na namin. Mas maganda ngayon sa Pilipinas. At mayroon pa akong masasabi. Alam nyo ba, lahat ng nakausap ko, hindi lamang Swiso, kung hindi yung lahat, kung saan galing sila yung mga delegado dun sa conference na pinuntahan ko. Lahat sa kanila may magandang sinasabi tungkol. May kilala akong Pilipino. Meron akong kasama sa opisina na Pilipino. Meron yung anak ko pinapalaki ng Pilipina. Yung nung nagkasakit kami ng COVID, ang nag-alaga sa akin, Pilipino. Ang nagtutulong sa amin, Pilipino, 20 years na nasa amin. At laging napakaganda ang kanilang tingin ng mga Pinoy. Ito'y dahil sa inyo, mga magandang ginagawa at mga ambassador kayong lahat ng Pilipinas at pinapaganda ninyo ang imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Tayo, medyo tahimik lang tayo mga Pilipino. Sige lang, trabaho lang, sipag lang. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Lagi namang tapos ang tawag sa mga Pilipino, mga the queen and king of overtime, mga Pinoy. Ang sisipag, kaya bilib silang lahat. Kaya talaga, siguro, kailangan ko na rin siguro, dagdagan ko yung pasasalamat ko, hindi lamang sa inyong ginagawa, ngunit sa inyong tuluyang pagpaganda ng tingin ng buong mundo sa Pilipino, sa inyong magandang ginagawa, sa inyong magandang trabaho, sa inyong magandang pagkatao na ipinapakita ninyo sa inyong mga kasamahan dito. At kaya naman po, sinasabi namin, lahat po ng aming magagawa para sa ating mga OFW ay kailangan nating gawin. At ngayon ko, kaya naman na nagkaroon na binuo yung Department of Migrant Workers at magiging unang secretary ay si Secretary Toots Ople na matagal nang niyang tinatrabaho ang mga OFW. Ngayon, magkakaroon tayo ng department na itong department na ito ay walang gagawin kung hindi intindihin ang kalagayan
ng ating mga OFW na alam kong nagsisikap at kung minsan ay nangangailangan ng tulong. Kaya't nandyan na ngayon. Dahil noon, pagka may problema, siguro yung iba sa inyo, alam din ninyo ito, pagka may problema, hihingi kayong tulong sa embassy, hihingi kayong tulong sa dolay. So, lahat yun, kailangan pagsama-sama. Bawat case to case, meron tayong gagawin, may nagka-problema, may namatay, uuwi, yung mga ganong klaseng sitwasyon. Ngayon, ay nandiyan ang office, ay nandiyan ang Department of Migrant Workers, at sila, lahat ng mga issue ng mga OFWs ay ibibigay natin sa ilalim ng ating Secretary Tuts Oplet. Kaya, alam nyo po, alam naman namin ang sakripisyo ninyo. Alam naman namin kung paano rin ang pakiramdam na nawawala sa Pilipinas na matagal nang hindi nakikita ang pamilya. Ay, mahirap talaga yan, pero tuloy-tuloy pa rin kayong nagsasakripisyo. At hindi lang po kayo tumutulong sa inyong mga pamilya. Hindi lang po kayo tumutulong sa inyong mga komunidad. Ay, yung buong Pilipinas po, ay kung minsan, kapag peligroso ang lagay ng ekonomiya, ang nagpapalutang sa ekonomiya natin ay ang remittances ng OFW. Kaya dapat alam ninyo, dapat malaman ninyo kung gaano kahalaga ang ginagampanan ninyong tulong dito sa ating bansa. Kaya very appreciative kami sa mga OFW. At kagaya ng sabi ko, gagawin namin lahat. Kaya po nga kapanginan dito ay para nakita sa ating mga kaibigan sa buong mundo kung ano na ang nangyayari sa Pilipinas, kung ano na ang nagiging sitwasyon doon, paano ba ang inyong mga plano, maganda kaya na makipag-partner sa inyo, maganda kaya na pumasok kami riyan. At natutulungan ang trabaho namin dahil magandang tingin sa Pilipino. Pagka sinasabi namin, punta kayo sa Pilipinas, mag-tourist kayo kung gusto ninyo. Magano kayo kung magnegosyo, makita ninyo kung ano yung pwede mga negosyo. Lahat naman ay nakikinig dahil sinasabi, mga Pilipino, kilala ko, may marami akong kilala ng Pilipino. Mga okay yan, dapat natin tulungan. Kaya yun ang naging experience ko itong nakarang ilang araw. At lahat naman ng ating nakakausap ay nakikinig at sinasabi naman, optimistic naman kami na sa lahat ng ating kinausap, sa ating sinubukang kumbinsihin at magpaliwanag, maganda naman ang naging pagtanggap sa mensahe na dala namin ng Philippine delegation dito sa World Economic Forum sa Davos. At natutuwa naman kami at sa aking palagay, sa dalawang araw na nandito kami, at marami naman talaga kaming nakausap, marami kaming nasimula. At sa aking palagay, sa dalawang araw na nandito kami, at marami naman talaga kaming nakausap, marami kaming nasimulaan. Lahat naman ito ay simula lamang. At ngunit kailangan buksan ang tinatawag na lines of communication. Kaya siguro we can say that we are satisfied that we were able to do most, if not all, of the things that we wanted to do while we were here in Davos. Yun lang, ang reklamo ng lahat, ang ganda-ganda ng Switzerland, ang ginaulang. Akala ninyo, naka-Amerikana ako, ang daming layer ito. Siguro mga pitong layer itong ano ko. Alam mo, wala kaming weather na ganito, wala kaming ganitong weather sa Batak. Kaya medyo nahirapan kami. Pero, di ba, buti na lang. Di ba, dito mainit. Dahil ba sa punuin mo yung kwarto ng Pinoy, mainit talaga. Ang samaan. Kaya ako po ay muli na magpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong ginumang ipinakitang suporta sa nakarang halalan. Ngunit bukod pa roon ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa lahat ng sakripisyo ninyo, sa lahat ng paghihirap ninyo, sa lahat ng sipag ninyo
at ang pagkatao ninyo, yung kabaitan ninyo bilang Pinoy. At yan ay laking, yan ay napakalaking tulong para sa amin na ninanais ay pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, ay pagandahin ang Pilipinas. Kayo talaga partner namin dyan. Eh wala, malaking tiwala ako eh. Dahil marami nagsasabi, sabi niya, ang gulo-gulo na nangyari sa pandemic, nasira-sira yung ating ekonomiya. Papa, bakit ikaw masyado kang optimist na sinasabi mo, hindi, kaya natin, magagawa natin, pagagandahin pa natin yan. At pagka tinanong sa akin kung bakit ganun ang pag-iisip ko, pinapaliwanan ko, madali lang naman sagutin niya. Sabi ko, meron akong workforce na hanggang ngayon ay 107 million na tayong mga Pilipino. O, yung 60% doon, nagkatrabaho na. At ang Pinoy ang pinakamagaling na trabahador sa buong mundo. Kahit saan mo ilagay ang Pilipino, sisikat yan. Kahit saan mo ilagay ang Pilipino, magiging successful yan. Dahil lahat ng katangian na kinakailangan ng isang labor force na para maging matagumpay ang mga plano tungkol nga sa ekonomiya, tungkol sa sariling buhay, ay nasa Pilipino. Kaya't lagi kong sinasabi, yan ang aking napakalaking asset. Di po mawawala yan. At nandyan ang mga Pinoy na maaasahan natin, maaasahan ko, maaasahan ninyo, at maaasahan ng buong mundo sa pamamagitan ng ating mga OFW. Kaya't yan po ang aming, sadya rito. Bukod sa makita at makasama kayong lahat, at muli ay pasalamat po sa inyong lahat na ginagawa para sa ikabubuti, hindi lamang ng inyong mga pamilya na mahal sa buhay, kundi sa buong Pilipinas po. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr.